Hi classmate! Pag-usapan natin ngayon is 8 things to avoid. Okay? Kaya simulan natin. Number 1, spending with the energy drainer. O, di ba? Ano to? Ito yung mga tao na pag nakakausap mo, nanghihina ka. Actually, tawag namin dito is vampire. Sila yung mga nagsasak ng energy nang unaware tayo. Kasi totoo, may mga vampire na tao. Ito yung mga tao na pag nakakausap mo, parang napapagod ka, nanghihina ka. Kasi parang ito na lang, i-illustrate ko na lang to classmate, na parang try to imagine this, na meron kang apoy. Na itong apoy na to, ito yung nagsisindi or bumubuhay ng pangarap mo. Ngayon, meron kang dalawang kaibigan na nakapalibot sa'yo. Pwedeng si firefighter or si firelighter. Ibig sabihin, kung yung apoy mo, example, may pangarap ka, maliit pa lang yung pangarap mo para may mga gusto kang ma-achieve sa life. Si firefighter, ang tinatapon niya tubig. Ano yung tubig niya? Hindi mo yan kaya, mahirap yan, may kakilala ako, hindi yung ginawa, walang nangyari. In short, pag nakakausap mo itong mga taong to, yung apoy mo, imbis na lumalagab, lalong lumilit, hanggang minsan, pati ikaw, ayaw mo na rin mangarap. That is the firefighter. Meron naman isa kang kaibigan, ito yung firelighter, na pag ito yung nakakausap mo, yung apoy mo maliit, biglang lumalaki ng lumalaki, kasi yung sinasabi nila, kaya mo yan, naalala mo dati, may mga ginawa ka before na, kala mo hindi mo kaya, pero nagawa mo pa rin. Alam ko, kakayanin mo yan kasi marami din ako nakitang kinaya nila yan. In short, ito naman yung mga tao na tuwing nakakausap mo, lalong lumalagab, labat, lalong lumalakas ang loob mo. Kaya classmate, again, ang una kong sabi kong i-avoid mo yung mga taong firefighter sa buhay mo na hindi sila nakakatulong para lalo kang excite at manggigil para kunin mo yung gusto mo. At sa ating number 2, classmate, ito, saying yes to everything. I'm sure bilang ugali ng Pilipino, di ba may ugali kasi tayo na nakakaya naman pag tinanggihan ko siya, nakakaya naman pag hindi ako sumama sa kanya. Kaya lang classmate, tandaan mo, sabi ko nga palagi, mas okay nang mawalan ka ng pera kaysa sa mawalan ka ng oras. Kasi ang oras, pag nasayang isang araw, hindi na siya nababalik. Ang pera, possible pa siyang mabalik. In short, since limited lang din naman ang oras natin, dapat maintindihan natin, classmate, na gamitin natin siya sa mga bagay na mas makakabuluhan or, in short, dun sa connected sa pangarap mo. I'm not, na-discuss ko to sa previous vlogs ko, na ang bottom line, parang ganito ang decision making, napakasimple lang. Dapat lahat ng ginagawa mo, connected siya sa goals mo. And lagi ko rin sinasabi, honestly classmate, walang taong naging super successful na balance ang life. The moment nagsisimula po kayo, talagang masyadong disbalance po ang life nyo kasi you will spend most of your time dun mismo sa career mo. Kaya in short, kung gusto nyo talaga maging sobrang successful sa life, mas maganda classmate na mas mag-minimize ka ng kaibigan, mag-minimize ka ng mga events and occasions na pinupuntahan mo. Kasi honestly, sa isang kaibigan, equivalent yan ng isang birthday, equivalent yan ng isang bonding, equivalent yan ng pag may problema din yan or kailangan mo siyang pakasamahan, sa isang kaibigan pa lang yun. E paano kung may 10 ka o 20 kang kaibigan? Di kung lahat yan mag-birthday na may 20 birthdays ka na napupuntahan sa loob ng isang taon, almost isang buwan na yan. Iba pa yung syempre pag nagyayayan, tara, labas tayo, kain tayo. In short, I'm not saying na having a lot of friends is bad, pero hindi po siya nakakatulong eh. Kasi may kilala ka ba na sobrang successful, na sobrang daming kaibigan? Yes, marami silang connections, pero hindi naman po yung katulad ng mga kaibigan na maya't maya, puro may okasyon. Kaya para sa akin, classmate, hindi mo kailangan magsabi ng yes sa lahat. At ito naman sa number 3, constantly refreshing your feeds. Ako mismo, may kasalanan din ako dito minsan, classmate. Aminado din ako minsan kasi nakakalibang. Tatawid ako from Facebook, manonood ako ng mga comments, nagbabasa ako ng comments, tapos tawid ka minsan sa my story, tapos Messenger, lalo na Messenger kasi hindi naman, actually si Tin nga nakakapansin sa akin dito eh. Sabi ko, mami, ubusin ko lang itong mga nire-replyan ko. Sabi niya, uubusin, hindi naman yung nauubus eh, kasi syempre yung nire-replyan ko, magre-reply din. Tapos minsan yung mga, siguro mga 5 hours, 8 hours na, tapos mami, may mag-message siya, akin eh, hindi nauubos. Tapos tatawid pa ako sa TikTok, minsan nagbabasa ako ng mga comments doon. Pag tawid ko sa TikTok ko, tawid naman ako sa YouTube po, YouTube po yung mga comments din. Kaya minsan napapaganon ako na hindi ko namamalayan. Sobrang dami ko ng oras na naubos din. Even ako nanginginayang din ako sa oras kong yun. Kaya sa akin, yes, even ako, isa pong YouTuber, isa pong influencer,
pwede ko kayong turuan na, hindi, manood kayo ng manood ng vlogs ko, ng ganito. Pero honestly, classmate, mag-spend ka lang ng certain hour. Example, isang oras lang ako magtitingin ng newsfeed, isang oras lang ako magtitingin sa lahat ng ganito. Then after, stop na ako, gawa na ulit ako ng gagawin ko. Kasi ako, yun na po honestly, ang adjustment ko rin ngayon na parang mas gusto ko, bawasan ko talaga kasi nakakalibang po talaga honestly. I'm spending siguro more than 3 to 5 hours a day sa TikTok. Nalilibang ako ng mga panonood ng ganito. Pero ngayon nga, medyo nararamdaman ko rin, nagsasawa na rin ako. Hindi na ganun kagrabe. Unlike dati. Kaya, yun din classmate tip ko sa inyo na kung hindi naman siya masyadong makabuluhan, I think wala naman sigurong masama na medyo bawasan mo muna. Or lagyan mo siya ng schedule, lagyan mo siya ng oras para alam mo kung kailan ka titigil para mas mabigyan mo ng oras yung mas importante at mas makabuluhan para sa'yo. At sa ating number 4, classmate, chasing approval. O, oh, diba? Some people will like you, some people won't like you, and that's life. Wala po talaga tayong magagawa. Even, diba, parang tinitingnan natin minsan yung mga taong sobrang successful na. Pero alam, lagi ko naman ito nasasabi, lagi naman may anti, lagi naman may pro. Kahit anong gawin mo sa buhay mo, may taong magugustuhan yung ginagawa, may taong hindi magugustuhan. Eh, since wala naman palang perfect na gagawin ka para magustuhan ka lahat ng tao, di mahalin mo na lang sarili mo, be authentic, gawin mo kung anong tingin mo makakapagpasaya sa'yo as long as na hindi ka naman nakakapagsagasa ng ibang tao, wala kang naaapakan, then go for it, classmate, kasi ganun naman ang buhay eh. Bakit natin pipilitin baguhin ang programming ng mundong to, eh kung ang program nga sa Earth is hindi lahat ng tao magugustuhan ka kasi it is designed that way para kailangan ng diversity. Hindi ba parang laging iba kino-comment sa atin na eh, paano na lang pag lahat yumaman? Eh, hindi nga pwedeng lahat yumaman kasi hindi naman lahat ng tao gustong yumaman. But ang bottom line, pinag-uusapan din naman lahat. Yung pinag-uusapan, ikaw. Ano ba gusto mo? Mag-yumaman, maging mahirap, masaya, maging malungkot. Diba? Stop na natin masyadong pinoproblema natin yung buong sanlibutan ng tao dito. Focus ka lang sa sarili mo. Okay na yan. At sa ating number 5, worrying things that were out of control. Ako, dumaan din ako dito, classmate, kasi dati, grabe, pinag-aralan kong alien. Yes, I do believe, at totoo naman talaga na may alien. Pinag-aralan ko pati yung 5 families na kung sino mismo nagkocontrol dito sa buong mundo, di ba? Yung sila JP Morgan, si, hindi ko na nga maalala pa mga pangalan nila. Kasi si JP Morgan, napag-aralan ko, siya pa yung author ng bakit daw ang Titanic lumubog, o di ba? May mga ganun pang conspiracy about flat earth theory, about hollow earth theory, about kung ano talaga ang mundo natin. Then ang dami kong pinag-aralan, sobra. Ultimo yung yung nag-orchestrate ng EDSA Revolution 1 is the CIA. America mismo ang nag-orchestrate para paupo nila yung pinakagusto nilang makanakaupo. Pinag-aralan ko rin lahat ng yun, pero only to realize things na wala naman magagawa pala sa buhay kong yun. Oo, napakasarap pag-aralan kasi syempre ibang-iba yung tinuro sa atin nung bata tayo. Habang lumalaki tayo, nare-realize na natin yung reality ng life. Lalo pa ngayon, yung gera din sa Palestine, tapos sa Israel, na gusto ko pa, parang gusto ko ulit pag-aralan din kung ano ba talaga pinaka-history niya. In a way, lumalabas kasi sa newsfeed ko, nakikita ko rin. Pero, wala din akong magagawa doon, classmate. Eh. Kaya sabi ko, I think it's about time to focus na lang ako sa mga bagay na nakapalibot sa akin. Mas mag-spend ako ng time sa families ko, sa loved ones ko. Mas mag-spend ako time sa mga empleyado ko, sa mga downlines ko. I think much better pa yun eh. Na mas pag sila yung intindihin ko kaysa ang dami kong pinag-aaralan na hindi ko naman halos wala naman ang magagawa. Isa nangyayari, di ba? Pati dati yung pandemic, paano siya in-orchestrate, paano siya ginawa. Pinag-aralan ko pa lahat ng yun. Kaya lang sabi ko, right now, ang isang adjustment ko rin sa sarili ko is mag-focus na lang muna ako sa hanggang abot ng kamay ko na mas magiging masaya pa ako. Kaya nga, ngayon, eto, ginagawa ko ulit yung vlogs ko kasi sabi ko mag-spend talaga ako ng time everyday kasi nakikita ko rin yung effect ng vlogs na nakakatuwa kasi ang dami kong natutulungan at ang dami kong nai-inspire. Sabi ko, doon na lang siguro ako mag-focus. At least, ramdam ko pa yung changes na nagagawa ko kaysa pag-aralan ko lahat ng mga ganitong klaseng bagay na hindi ko naman wala naman ako magagawa. Example, yung sa Palestine, yung sa Palestine-Israel na gyera. Ano magagawa ko dun, di ba? Wala naman ako magagawa. Eh di, kung trip nila yun, bahala sila. Basta tayo, focus na lang tayo, classmate, sa mga kanya-kanyang buhay natin. Focus tayo maging masaya. Focus tayo makatulong sa family natin. Focus tayo na mas maging productive yung mga ginagawa natin araw-araw. At sa ating number 6,
dwelling on the past. Always remember this, classmate, lagi ko sinasabi, ang past hindi naman yung totoo kasi tapos na yan. Ang future, hindi mo rin naman alam kung ano talaga mangyayari dyan kasi di ba, dami naman natin in-expect na mangyari. Yung paggunaw na lang ng Earth eh, simula pa ng year 2000 hanggang 2012, so on and so forth. Ang dami year ng gugunaw ang mundo hanggang ngayon, hindi pa rin naman gumugunaw. Kaya minsan nga, may mga ibang makakulit pa sa akin, sabi niya, paano pag nag-gera, paano na ganito? Sabi ko, okay lang yan, at least makaiba naman, di ba? Parang ganun. Now, bottom line sa aking classmate, ang pinakatotoong buhay natin is yung present. Kasi wala naman tayong magagawa na sa past, tapos na yan. Yung present mo, meron kang magagawa. Kaya just focus on the present, be the best na kaya mong gawin yung araw na ito. Kung kumakain ka, sarapan mo, paano ka kumain, namnamin mo, ultimo lahat ng flavor. Ultimo yung linamnam ng isda, yung tender ng karne, di ba? Yung freshness ng gulay, freshness ng fruits. Higupin mo yung sabaw, kape, ng dahan-dahan na nai-enjoy mo ng sobrang para kang lumilipad sa alapaap na nakikita mo kung saan sila mismo ginawa. Di ba, classmate? Para mas masarap ganun gawin natin. Pagkausap mo yung crush mo o yung magulang mo, imagine mo parang mga isang taon hindi kayo nagkita na ini-spend mo lahat ng oras mo sa kanya. If you're going to do your job, para kang alam mong parang nanonood milyon na tao habang ginagawa mo yun. In short, namnamin natin yung every single second na nangyayari sa buhay natin kasi maraming beses na yung mga dumadaan sa buhay natin, minsan hindi na natin yan nauulit. Kaya para sa akin, galingan na lang natin. Sabi ko nga, be the best day na meron ka. Galingan mo yung araw-araw na nangyayari sa'yo. Kasi pag ginawa mo yan, classmate, meron kang 365 days na yun ang pinaka-best day of your life. At sa aking number 7, comparing yourself to others. Classmate, meron at meron mas gwapo sa'yo. Meron at meron mas maganda sa'yo. Meron at meron mas mayaman sa'yo. Meron at meron mas successful sa'yo. And ganun talaga buhay. Tinanggapin na natin yan ang reality. Walang masamang ma-inspire. Walang masama na mainggit in a positive way sa mga taong successful, sa mga taong hinahangaan mo. Pero wag naman isakripisyo mo sarili mo na sa kakatingin mo sa kanila, parang ang baba na nang tingin mo sa sarili mo. Don't ever do, classmate, yung self-talk na masyadong minamalit ang sarili mo na mahina ka, hindi mo yun kaya, bakit sila nagawa, bakit ikaw. Don't ever do that. Kasi if you believe on the creator na magaling siya at alam niya ginagawa niya, then bakit ka nagda-doubt sa sarili mo? Kung siya nga ang gumawa sa'yo, ibig sabihin naniniwala siyang magaling ka. Kaya ka lang nalulungkot, kaya ka lang hindi nagiging masaya, at kaya mo lang hindi na ilalabas yung totoong galing mo kasi ginagaya mo yung ibang tao. Sabi ko lagi, classmate, tandaan mo meron fingerprint. Itong fingerprint na to, reminder to, may sarili kang kwento, may sarili kang galing. Kaya, classmate, kaya hindi mo lang nailalabas yung pinakagaling mo kasi gaya ka ng gaya ng ibang tao. Ngayon, it's about time. Focus on yourself. Kung saan ka magpapasaya, saan ka ang magaling, kung anong strength mo, yun ang gawin mo. Basta don't ever say na hindi ka magaling, hindi ka marunong. Don't ever do that, classmate, kasi ako naniniwala kung magaling ka. Lahat ng tao magaling. Kaya gan, di ba sinabi nga ni Albert Einstein, hindi magiging magaling ang isda kung pipilitin mong lumipad. Hindi magiging magaling ang ibon kung pipilitin mong lumangoy sa tubig. In short, may kanya-kanya tayong talent. Hanapin mo lang kung para saan ka at galingan mo ng todo. At sa ating number 8, waiting for the perfect moment. Sabi ni Richard Branson, pag meron siyang idea, automatic ginagawa na niya agad. Wala na siyang isip-isip ginagawa niya. Sabi ng Nike, just do it. Sabi ko naman, classmate, kung ano man ang iniisip mo, simulan mo na. Kung gusto mong maging vlogger, gumawa ka na ng video. Sabi nga nila, your first video will be your worst video. Then simulan mo na. Gusto mong magnegosyo, magtayo ka na. Wala kang pera, basta simulan mo lang. Mag-isip ka lang kung anong pwede mong ibenta. Ibenta mo yung mga gamit mong luma. Katukin mo yung mga kapitbahay mo. Baka may mga sobra kayong gamit dyan na hindi nyo na alam kung anong gagawin nyo. Nakatambak lang naman, akin na ibibenta ko. O hati tayo ng pagbibentahan ko. In short, classmate,
Gawin mo, gusto mo maging singer, kumanta ka muna araw-araw. Simulan mo lang dyan, kanta ka lang araw-araw. Sunod, pag may mga naririnig ka, nagbibideo okay dyan sa mga kapitbahay mo, pumunta ka, kumanta ka hanggang magalingan sila. Kasi pag nagalingan sila, darating ang time, iimbitahan ka nila. Pag iniimbita ka na palagi, darating ang time, pwede ka nang maningil. In short, classmate, kung ano man ang nasa isip mo at ang tagal-tagal mo nang iniisip, ito nang video ko to ang nagsasabi, simulan mo na classmate. Kasi tandaan mo, lahat ng naging sobrang successful, sobrang galing, iisa ang ginawa nila, inumpisahan nila. Kaya kung gusto mo matulad ka sa kanila, umpisahan mo na. Kaya hanggang dito na muna tayo classmates, sa susunod ulit, bye-bye!